Ay, nandiyan na pala sila. Ay. Mga ka-brunch, kada! Tara na pag-usapan ng iba't ibang klaseng emosyon. Kaya naman, ipinatawag namin kayong lahat! Dito sa aming punong tanggapan, wow, kung saan ano man ang inyong pinagdaraanan, tanggap namin yan. Uy. Kaya naman, halina at sa... halina at samahan kaming busisiin ang iba't ibang klaseng tampo, irita, mood swings, o anumang uri ng sumpo. Dahil dito! Dahil dito sa aming headquarters, lahat ng feelings ay valid! Yung feelers ko, Trista, dahil na. Wala ka mama! Dito sa ating mas bago! Mas pinatapang! Pero mas may puso na... Sumpuan and June! Tanggapan ng sumpuan! Perfect ako doon! Ako nag-lip-sync na lang ako. Wala akong tanong. Pero mama, ka-French kara! Tuloy-tuloy lang ang pakikisaw-saw sa sumpungan HQ para nag-iba yung boses ko. Scan mo yung QR code na magpunta sa pi.com.ph/joy. At syempre, mag-click din kayo gamit ang aming hashtag, Barangay Paisulog. Oh, at mga ka-branch kada, kung kayo mga kating-katinang mag-react, eh, ayan na, ilalabas na namin ang aming Pimojis para malaman namin kung ano na ba ang nararamdaman nyo ngayong mga panahong ito. Yeah. Love it si Dali. Oh, sige, marami ano ba? Ano ba? Love it. Yeah. Love it. Love it. Oh. Oh. Huh? Sad. Angry si Tristan. Ha! Angry. Kagulat naman. Kaya naman. Oh. Alamin na natin kung sino ang sinusumpong ngayong araw, kaya panoorin natin to. Asan yan? Well, saan? Over there. Ayan. Isang embalsamador ang naglahad ng kanyang sumpong. Heto ang kanyang sumpong. Kapag po kasi naunahan ako ng takot, at walang kasamang pamilya yung patay sa morgue, medyo ano eh, yung kumbaga naunahan na ako ng takot, syempre patay yung kaharap ko. Kaya yung isip ko, parang may nakatayo sa likod ko. At upang ganun, kaya parang nakakatakot po talaga. Mga ka-branch kada, tara na't pakinggan ang makapanindig balahibong sumpong ni Ferdinand Malgapo. Voiceover nila. Oh, nakakatakot. Pangkaraniwan lang yan. Kaya naman, papasukin na natin sa ating punong tanggapan ang sinusumpong for today, 25-year-old licensed embalmer from Gapan, Nueva Ecija, Ferdinand Bong Malgapo. Magandang umaga, Ferdinand Bong. Hi, Bong. Hi, Bong. Bong? Morning, Bong. Parang kukunin siya. Oo nga. Parang grabe yung ilaw mo, parang wow. Bong, whatever happens, don't follow the line. Pero Bong, paano ka ba napasok dyan? Sa larangan yan. Yan, sa pag-embalsa mo. Kala ko napasok dyan. Oo nga. Bali, ang funeral po is talagang family business po namin. Nagmula po sa lolo ko. Pinasa siya by generation to generation. Oh. Pero given a choice ba, talagang ito ang profession na gusto mo sanang pasukin? Or may pressure dahil yan ang ano, sa pamilya niyo, family business ninyo? Hindi naman po dahil sa talagang family business namin. Pero dati po, meron ako kinukuha ang ibang course. Kaya lang, noong time po na nauwi na ako ng Nueva Ecija, may nag-finance po sa akin na lolo ko na may-ari rin ng funeraria. At nung tinanggap ko po yung offer niya, talagang na-curious po ako sa about sa embalming, kaya talagang tinuloy-tuloy ko na po na matuto. Pero anong course mo? Nabanggit mo may iba kang kursong kinukuha eh. Bali, ang kinukuha ko po dati is ministry sa Iglesia ni Cristo. Sa
connected pa din naman kasi may kinalaman din sa religion. Pero anong feeling na may ganito kang klaseng trabaho? Very unique to it. Marangal tong trabahong ganito. Ano yung pakiramdam? Gaano ka ka-proud? Sobrang proud. Proud po dahil, kumbaga, hindi mawawala yung larangan ng punerarya sa apelido po namin hanggang sa, kumbaga, ako po kasi, tao po kasi ako ang pinakaunang license in Balmer. Kaya natutuwa yung mga nagturo po sa akin at tito ko na talagang magtutuloy-tuloy ang embalming sa pamilya namin. At saka alam nyo, sobrang proud din pati yung mga tinatrabaho niya. Tumayo pa nga, pumalak pa. Ikaw ba, Bong? May na-experience ka na bang kliyente na nag-walk out? Meron po sinabi eh. Talingan mo ay. Sa'yo, Bong. Oh. Ano yung pinakaunang salita na lumabas sa bibig mo nung first time mong ginawa yung pag-practice ng embalming? Wow, embalming. Bali, ang pinaka-nagsulok. Impan-TV. Una mong sinabing salita nung unang practice mo, first day mo, ganyan. Oh my God, kasi hirap na hirap ako. Ganyan yung tsura mo, oh my God. Ganon? Wow. Natakot ka ba? Anyway. Or ready naman? Nung una po kasi, takot po talaga kasi ano po, nung nag-aaral po ako ng yung ibang course na kinuha ko, talagang natigil po ako sa pangiraria. Kaya nung sinabak ulit ako sa pinakaunang patay na ginawa namin, talagang malaking takot po ang pumasok sa akin. Kaya malaking pag-a-adjust po yun para sa akin. Malaking takot dahil? Dahil siyempre po, unang-una, patay po yung paharap. Meron ba kayong word na sinasabi sa kliyente ninyo bago nyo siya hawakan? Like, mga dasal? Mga orasyon, ganyan. Hindi naman po parang dasal or orasyon. Kumbaga, parang nasa isip namin eh. Huwag mo akong pahihirapan, ayusin kita. Ganun ka kung sabi ko siya, huwag mo akong pahihirapan, ayusin kita. Yung mga ganun, huwag malikot, sa maala sa'yo. Para dun sa mga hindi nakakaalam, Bong, no, per client, gaano katagal ang procedure ng pag-i-embalm? Depende po yan sa katawan ng nagiging pasyente namin. Pagka po payat, medyo madali dahil nagiging maayos yung daloy ng formalin. Pero ang pinakamahirap lang po, ang pinakamahirap lang po is yung mga obese. Ayan, mga obese. Depende sa body type. Pero ano estimate na mga makailang oras? 2 to 3 hours po. 2 to 3 hours. Para din yung makeup ni Selfie Queen kanina, minimum 2 hours. Parehas lang pala, no? O, syempre, pipiliin ko na lang magpa-makeup kaysa magpa-embalsam mo, di ba? Mag-makeup rin po ako. Mag-makeup din na yung Pwede mo mag-request yun? Karang gusto ko pag ako, kasi gusto ko presentable pa din eh. Like, gusto ko yung nose line, kapakak pa din. Pwede ba yun? Yes, bro. Or pwede mag-send sa'yo ng peg, ganon? Gusto ko, Bong, pag nagpagawa ko sa'yo, yung lips ko dapat may fillers din, ah. Kayang-kaya po natin. Ayun, ganon. Pero, Bong, matang ko lang, sa trabaho mo, nakaramdam ka na ba na feeling mo meron talagang nakamatsyag sa'yo? Oo. Na isa sa mga, alam mo yun, tinatrabaho mo. Oh my God. Meron po, bali, ang nangyari po naman, yung kasama ko ngayon, katabi ko, siya yung nakaramdam nung ano na yan. Nung parang minagmulto sa loob ng morgue. Nung time po na yon, may inaayos po ako na babaeng 17-anyos na nagbigti. Ngayon, yung nanay po nung namatay na yon is karga-karga yung bata. Tapos nakatalikod yung bata sa amin. Tapos yung kasama ko po si Jason, Luigi, nandun po sa may right side namin pero medyo malayo-layo ng konti. Nakita niya ngayon yung bata. Yung bata po is nakaharap dun sa may pader lang. Tapos nagpapakarga siya ngayon dun sa may ate niya. Sabi niya, yung ano po niya ngayon, parang ate-ate. Parang po siyang nagpapakarga. Siyempre po ako nakaharap sa patay. Nakikita ko yung mukha ng patay. Talagang nakakatakot dahil first time nangyari po sa akin yung ganun. Grabe. Sino ba yung bata na yun? Pauwi niya. Dinidibente ng ice cream. Ice candy. Ice candy.
ikaw bang oras, kung ano oras ka nag-duty? Sa gabi ba? Minsan ba inaabot ka rin ng madaling araw? O depende? Bali, ang ano po kasi rito ng embalmer is wala akong oras ng pag-duty. On-call lang po kami kung kailan merong patay, doon lang po kami nagkakatrabaho. Matanong ko lang din, kasi nung pandemya, di ba, parang lahat tayo work from home. Oo nga. Ikaw ba bang nag-work from home kayo ba doon? Nag-uwi rin po ako. Joke lang po. Joke. Bong, wala ka bang side business na mga ihawan? Bakit? Hindi, bakit? Side hustle, Pwede naman. Okay. Pwede naman po nga nang magtayo. Uy, wala namang masama yun. Kasi side hustle. Kasi yung pag-imbal, mag-imbal sa madaro, wala naman pala siyang specific time. Kumbaga on-call din para mga doktor. Tsaka habang iniintay ng family din matapos, yun nakapit sila. Mag-ano, kain-kain muna. Tama. Diba? Meron akong additional question sa'yo. Nakatulong ba sa'yo bilang pag-imbal sa madaro mo, yung pagiging sikat mo sa mga tropa mo? Kasi syempre, astig ka na, di ba? Yan ang kinatatakutan ng lahat. Yung mga patay, tapos ikaw, di ba? Like, ikaw ba yung... Nung una po, parang nanibago. Magkikita-kita kami, parang, lumayo ka nga sa akin, kamay kong patay, parang gano'n. Oh, nakakatakot, ha? Pero nung ito pong huli, nung nalaman nila si Duan, puro panlilibre ang sinasabi nila. Ayan, sinasabi. Eh, kinuwento mo kasi na malakas yung pinagkakakita. Pero ikaw ba, Bong, dahil nga nakuwento mo kanina na parang may mga nararamdaman ka rin na mga nakakatakot, no? Anong ginagawa mo para mawala yung takot na nararamdaman mo habang nagtatrabaho ka? Pero bago mo sagutin yan! Nararamdaman ko dito sa parting ito. Pansamantala natin puputulin ang ating kwento ang kasama si Bong. Ngunit kami nangangako na kami babalik upang mas himayin ang kanyang sumpo. Uy, nakakatakot naman yung himayin. Bakit? Yung kwento lang ha. Yung kwento. Okay. Yung kwento, dahil mas mabibigyan pa natin ito na makabuluhang usapan sa ating pagbabalik kasama, syempre, meron tayong sumpo hero. Yeah. Kaya abang-abang lang dito sa aming headquarters kung saan ang lahat ng feelings ay valid. Dito sa Tabang! Tara kaya sa aming marumay puso! Chismisan niya! Sumpuhan HQ! Tanggapan ng sumpuhan ang pakabuhan!